and bend over. Top and top. Welcome ulit sa channel ko, Bebe Sara. Hi. So, for today's video naman, pag-uusapan naman natin yung about dun sa ano. Kasi marami nag-PM sa akin. Marami nag-PM kung paano ako nag-apply papunta dito sa Taiwan. So, magpapatulong ako sa kanya para masagot yung mga questions na yun. Ang dami ko na kasi nireplyan, as in may nag-apply na nga, gano'n. Nakaso, ang dami pa rin talagang nag-chat. Yung iba di ko na ma-replyan dahil paulit-ulit nga ako ng ano. So ito naisip ko, sabi ko, sige, mag-off kami ni Sarah ako. Ito na lang, gagawa na lang ako ng video. Panoorin nyo na para hindi na kayo mag-PM sa akin, no guys? So yun na nga, Bebe. Ito kasi yung meron akong dinamag dati na yung sa list of requirements na nakalimutan ko kasi. So first, ang mga, syempre, ang kailangan kumpleto muna yung requirements. Hindi naman kailangan kumpleto. It's pero, step by step. Pero mas maganda kasi kapag kumpleto. Pero mas okay kapag kumpleto na din yung requirements mo. So, ito yung mga list of requirements sa Taiwan. Syempre, passport. Caretaker pero caregiving tayo. Ang ganda ng caregiver is caretaker din. Pero pag nandito ka na sa Taiwan, ang tawag is caretaker. So yun, nalalaglag siya kasi may tumatawag. Parang may tumatawag na. So yun na nga. Nandito na tayo sa list of requirements. Kailangan talaga or caretaker dito sa Taiwan. Parang nakaputol yung ulo ko, guys. Atras tayo. So, ang unang-unang requirement, syempre, kailangan may passport. Old at saka bago. Hindi kapag meron ng dati. Old and new. Basta pag okay, hindi pa expired. Renew. Pag nag-renew. Tapos, NBI clearance. Siyempre, 6 months validity. What I purpose. UMID. TIN ID. SSS employment history and contribution. Tapos, actual premium. Kailangan ba pag-ibig? Parang wala akong pag-ibig. Wala ka naman talagang pag-ibig. Uy, may ako pala. Ako. Ay, ikaw. Ikaw, may pag-ibig list, pero hindi naman na siya kailangan. Basta kompleto yung mga SS, TIN ID, ganyan. Yung SSS tapos PSA. History ay yung SSS history. Ayun na nga. SSS history or contribution, tapos actual premium. Tapos birth certificate, PSA, syempre. Then kung kasal ka na, sana all. Marriage certificate, syempre. Tapos, hugot ba? May hugot kasi. Seryoso si natin. Tapos, voters. Kailangan to, voters ID. Kung walang voters ID, voters certificate. Pwede yun. Kasi ako, voters certificate yung kinuha kasi wala akong voters ID. So, punta lang kayo ng City Hall na malapit sa inyo. Tapos yun. Basta ano kayo, basta naka-register kayo dun sa lugar nyo, pwede kayong kumuha ng voter certificate. Sa Comelec. Malapit, City Hall malapit sa inyo ba kayo? Tapos, school diploma, syempre. Transcript of records. College. Yung government company school IT, okay na ata yun. Yung mga SSS, okay na yun. Basta meron kang mga tatlo dun sa taas. UMIT, PSA, voters ID, barangay clearance, sedula. Tapos pag ex-Taiwan ka naman, kailangan mo rin ng ARC at health insurance ID. Pag ano lang yun ah, for ex-Taiwan lang yun. Tapos PEOS. Sa POEA yun. Sa kundiman na yan, agency na mag-online. Basta ano naman siya, on-pricing na siya. Basta kailangan pag, halimbawa, mag-report ka muna sa
Mag-report ka muna sa agency. Agency naman. Kasi ano yun eh, mag-o-orient muna kayo. I-orient kayo nung may-ari mismo ng agency. Tapos, ayun, ibibigay din naman nila itong mga kailangan na requirements. Tapos yun, habang nagpa-process kayo ng mga requirements nyo, pwede na kayong pag may available na training, di ba? Diba? Tapos, syempre, kung lang yun sa may assessment, hintay-hintay mo, islat-islat. Oo, kasi syempre mahirap ngayon, pandemic, so mahirap, puro online din kasi. So, mag-aabang lang kayo ng, mag-aabang kayo kung kailan yung, kasi, kontakin naman kayo yung mag-assist sa inyo sa agency na kung kailan kayo, kung gusto nyo mag-training, ganyan. So, agency lang at mag-process, basta yung mga requirements na sinasabi nila, gawin mo or ipubay mo. Tapos pagtapos noon, syempre, dire-diretso na yun. After training, assessment. After assessment. Ano ba sunod? Ilan yung hinantay mo ba rin na bago ka ng yung per flight? Ako kasi first report ko sa agency. December 4 or December 14. Mas mauna ka. Kasi January 3 ang nagpunta nun. Medical block. December 4 na ano lang yung orientate, nagpa-orient lang ako. Tapos nung nag-training na, di ba tayo, ano na yun? Kasi ako while training, medical kami. Habang nag-training ako, nag-medical kami, di ba? Yun, medical. Tapos after ng medical, ano na, tapusin 10 days training kasi sa amin eh. Tapos after, hintay ka na lang kung kailan yung schedule ng assessment. Tapos after nun, waiting ka na. Susunod-sunod na yun, OWA. OWA is 6 days lang. 6 days lang din. Sa agency lang din. Sa agency lang naman din lahat yun. Sila na bahala lahat. Oo, sila bahala lahat. Sila magkocontact sa'yo kung kailan ka naka-line up. Ganyan. Sasabihin mo na din bahala, pati yung magastos mo ate, yung binayaran mo placement. Oo. Sige. Pagkano ba binayaran ko ng direct ka agad? Ako kasi hindi direct, may sa branch. Isabella. Sa branch mo. So, pagkano binayaran mo agad? Bali ano, total 55. Oh, 55 ka din? Oh, lahat na yun. Sabi kasi nila nung orientation, di ba 45K lang kapag direct. 55 din pala kayo. Ganun din lang pala pag kahit sa branch. Mm-hmm. So yun, basta ano ka na sa 55. Tapos ito lang be, yung advice namin, tawag nito, kung may kakilala kayo na pwede nyo utangan, hiraman, manghiram kayo, manhirap mag-lending, masakas sa banks, tignan mo ako, mag-1 year na ako dito, pero next month pa ang tapos ko ng lending. So yung, tsaka sobrang laki ng tubo nila, Bing. Yung doble, higit pa sa doble ate. Kasi as kapag kwentaan mo lalo sa palitan, ang taas pa ng palitan ngayon. So napakaswerte talaga ng mga nagle-lending na yan. No choice lang talaga kami ng mga time na yun. Kasi talagang walang-wala rin talaga kami na hiraman. So kung kayo, kung meron kayong kakilala, meron kayong malalapitan, mas madali. Or kung kukuha man kayo ng lending, hanapin nyo na lang yung mas short term. Kasi pag long, sobrang, ang bigat, masakit sa ano. Ispido. Tsaka yung bayaran peso, hindi sa NP, katulad natin. Hindi po mas maganda yun, kasi sa amin, 7,000. Sa amin, 7,000 and 2 months. Eh, yung inutang mo, 70,000 and 10 months, yung doble yung binibayaran. Doble, sayang lang yun. Parang nagtatrabaho kami na pangbayad lang sa kanila. Tapos bariya-bariya lang yung natitira sa amin. Kung mag-1 year na tayo next month. Mag-1 year na, wala pang nangyayari. Dahil sa lending na yan. Ngayon pala mag-start ng ipon after ng lending. Eh siya tapos na. 10 months lang siya eh. Ako kasi 12 months yung pinuha ko. So next month ako matatapos. Pero thank you Lord kahit pa paano. Nakasurvive. So yun guys ha, tanayin nyo lang yung mga, ilalagay ko dyan kung ano yung mga list para hindi kayo kasi ilalagay ko na rin yung pangalan ng agency,
gusto niyo. Tsaka yung mga boys. Hindi, basta ganon. Okay naman dito. Ayan, kita niyo naman. Happy, happy. Pero depende rin naman din sa employer. Siyempre, hindi naman lahat. Swerte. Pero swerte na sila nila ngayon. Ate, mataas na yung upon ngayon. Mas swerte yung mga papasok. Yung mga baguhang papasok na swerte. Sa Taiwan ngayon. Kami kasi, 17,000 NT lang ang napirma na. Less one pa yung day off. Less pa yung day off. Less pa yung day off. Pero ngayon, pag pumunta kayo dito sa Taiwan, 24 to 25,000, malinis na, less na yung broker. Kaya guys, ang daming hiring ngayon dito. Kaso ano lang kasi ngayon eh, pandemic lang din ngayon. Wait lang, pero push yung pero kaya. Hindi ba, parang habang mataas pa yung case, ate, mag-apply na sila. Oo, kasi 3 to 5 months on process naman pa yun, hindi naman din agad pag nag-apply kayo, lipad agad kayo. Kaya mag-apply na kayo para ongoing, para ready na. Laki ng sahod nyo dito. Pagdating nyo dito, pwede pa kayo mag-transfer ng factory. Oo, after ng contract, pwede pa kayo mag-transfer. 38? Oo, di ba yung kala ko 28, yung laki. Oo, hindi ako kapatid. After niya mag-city, kung gusto niyo mag-transfer ng factory. Dami dito, daming hiring. Kaya, latest na ngayon na, latest. Latest itong news na to. Oo, kaya alam niyo na. So, yun lang guys. Sana, ma-encourage sa amin kayo. So, yung mga yung stress sa Pilipinas, kaya hindi naman pinupush. Bala kayo kung gusto nyo. Marami lang talaga kasi nagtatanong. Swerte na kasi marami na. Maraming employer, 24 hours on day off nila, tapos 24 to 25 day, malinis na yung sahog nila, less broker na. So, ang galing. Swerte. Kasi kami, tignan mo, 17 lang. Anong boring. Ayan na naman yung boring. Landing boring. Tapos may landing. Landing talagang maghirap na lang kayo sa pakilala niyo. Huwag lang sa landing na pinasukan na. Pero kung no choice talaga. Kailangan nyo. Kayo bahala. Pero yung sa aming konting tips lang naman. Kasi syempre na-experience namin. Mahirap, mabigat. Kaya ingat maaari. Sa tao na lang kayo kumuha, sa kakilala. Sa tao talaga. Meron naman ano. Yung tao yung tao? Hindi makabayan, hindi makajos. Wala naman kami minimension, ah. Wala kami minimension. Basta experience lang sa lending. Guys, yun lang yung atabot. Yung tips and about sa application ng Taiwan for factoring. Factory, caretaker, caretaker or caregiver. Baka naguguluhan kayo sa caregiver or caretaker. Isa lang po. Caregiver ka mag-a-apply, pero pagdating mo dito, caretaker. Yun guys, thank you for sana watching. Sana nakatulong kami kahit konti. Wish nyo na yan. Bye-bye. Mag-comment na lang sila kung ano pa tawag nyo. Comment na lang kayo. Okay, PM kayo. Isa-isa. Ate, mahihirapan ka kapag isa-isa. Hindi, ang dami talaga nga. Kaya kung may additional tanong pa sila, di siyempre mag-arap na. Video mo na lang ulit. Oo. Basta comment lang kayo kung ano yung mga hindi nyo masyado naiintindihan sa in-explain namin ni Sarah. So, bebe, thank you sa pag-share. Thank you sa pag-share dito sa roller coaster. Maraming salamat guys. So, lalamon muna na kami. Okay, bye. Keep safe. God bless you all. Bye-bye.